So, our topic is a continuation of the last topic last Sunday. Kaninang umaga ay sa unang service po natin, napakaganda po ng tinalakay ni Pastor about sa mga anak ng Diyos, ano ang purpose ng Lord. So we are, tayo po ay kinireate ng Panginoon at meron pong plano ang Diyos sa buhay natin. Napakaganda po ng possibility o ng plan ng Diyos sa bawat isa sa atin at kailangan lang natin itong makita. Kailangan lang natin pong aksyonan to. But this morning, ako po naman ay mag-share sa inyo about the topic, ang pagsisisi or repentance. So we are now in the second session ng topic na ito. Sinabi po nating bagong direction yan kasi mula po nung nakakilala tayo sa Panginoon, nagkaroon po tayo ng panibagong direksyon ng buhay natin. Dati po, ang direksyon natin ay kaakbay natin ng demonyo, kaakbay natin ng diablo habang tayo naglalakad. Pero noong tayo po ay suddenly na-encounter natin ang Panginoon sa pamamagitan ng salita niya, pakikinig natin ng salita niya, na-realize natin na tayo ay makasalanan at kailangan natin ng kaligtasan. At dahil doon, nag-desisyon tayo na siya ay papasukin sa ating puso at maging Panginoon ng ating buhay. Suddenly, there is a U-turn na nangyari sa buhay mo from pagiging kaakbay ang diablo sa paglalakad, sa journey, sa mundong ito. Suddenly, nagkaroon ka ng U-turn at ikaw ay bumalik sa Panginoon. So now you are walking with God. It's because naranasan mong magsisi ng kasalanan mo. So without repentance, hindi ho tayo makakapagbalik loob sa Panginoon. Lahat ng tao, sabi ng Bible in Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So kung siya po ay sinasabing all have sinned, wala pong exempted sa atin. Lahat po tayo ay nagkasala. Unless we repented of our sins, therefore hindi ho tayo makapagbalik loob sa Panginoon. So the first step para po makapagbalik loob tayo sa Panginoon at makasunod sa Kanya ay yung ating pagsisisi ng buong puso sa ating mga nagawang pagkakulang at kasalanan sa Panginoon. Sabi, meron niyang kasabihan na sabi, I think si Pastor Rador nagsabi nito, sabi niya, kapag ikaw ay naglalakad at nakasalubong mo ang Panginoon, malamang nasa mali kang direksyon. Uulitin ko. Kung ikaw ay naglalakad, nasa journey ka, at nakasalubong mo si Jesus, habang ikaw ay naglalakad, malamang nasa maling daan ang tinatahak mo. Bakit? Sa tingin nyo. Because meron hong paraan, merong daan ang Diyos na kanyang nilalakaran. At ang daan ng Diyos ay katuwiran, kabanalan, no, wala pong direksyon ng Diyos na mali. Ang direksyon ng Diyos ay tama, perfect. Suddenly, habang naglalakad ka, nakasalubong mo siya. Ibig sabihin, mali ang direksyon mo. What should we do? Dapat mag-turn around ka 180 degrees at sumama ka sa direksyon ng Panginoon. Nakuha nyo? Nakuha nyo ba yung point dito? So very important. And the way to do this is by repentance. What is repentance? It is 180 degrees turning away from your old life. Going back to the purposes of God. The first original or the purpose of God, when God created man and woman in Genesis, ay para sila ay mag-take dominion sa mundong ito. Kaya lang na-lost po nila, na pakawala nila yung authority na yon because they sinned against God. Nag-rebel po sila eh. Nag-rebelde sila sa Panginoon. Kaya po ang tao, mula sa angkan ni Adan hanggang sa ating henerasyon at susunod na henerasyon, yung kasalanan na to, imputed sin, na meron po tayo ay dala-dala natin.
hanggang sa mga susunod na saling lahi. Sapagkat malinaw nga po na ang lahat ay nagkasala because of one man. Through Adam, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Sabi ng Romans 5:12, sa pamamagitan ng isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan at dahil dito, kaya lahat ng tao ay namamatay. So whether you are rich, you are poor, lahat po ng tao, gaano man kagaling, katalino, kayaman, o mahirap man, lahat po tayo ay mamamatay because ang lahat po ay nagkasala. Malinaw po ba? So, dito po sa topic natin, merong mga klase ng pagsisisi. Nung nakaraang Sunday, tinalakay ko po ito sa inyo. There are 4 or 3 kinds of repentance na makikita po natin sa mundo. So, paano ba nagsisisi ang tao ng kanilang kasalanan? Marami pong paraan para magsisi ang tao sa kasalanan. And I have seen 4 or 3 ways sa mundo kung paano nagsisisi ang tao. The first one is pagsisisi dahil nahuli sa akto. Like traffic violation. Bakit ka nagsisi ng kasalanan mo? Dahil nahuli ka sa akto, nahuli ka ng pulis. Dahil nag-violate ka ng traffic rules. Pangalawa, ang pagsisisi dahil inusig ng sariling budhi. So yung isa nahuli, yung isa naman, inusig naman ng kanyang budhi. Sa sobrang tindi ng nagawang kasalanan niya, grabe yung pagsisisi niya, inusig siya ng gusto ng budhi niya, no? Nalungkot naman siya, pero yung pagsisisi niya ay humantong po sa hindi magandang kalagayan. Ito po yung nakalagay sa Biblia, Matthew 27:3-5. Nang malaman ng taksil na si Judas na si Jesus ay nahatulang mamatay, nagsisi siya at sinauli sa mga punong pari at mga pinuno ng bayan ang 30 pirasong pilak. Sino ba naging dahilan bakit hinuli si Jesus? Sino ang naging nagbenta? Si Judas. So nung lalaman niya na si Jesus ay nahatulang mamatay dahil sa kanyang pagkakanulo, nagkaroon ho siya ng realization na mali yung ginawa niya. Nagsisi siya. Kita niyo, sabi niya, nagsisi siya. Hindi lang yon, isinoli niya ang mga, yung 30 pirasong pilak doon sa loob ng templo. In fact, hinagis na lang niya eh. Siguro sabi niya, diyan na, mali yung ginawa ko, hindi tama yung ginawa ko, ibalik ko na to, nagsisisi na ako. Sinagsisi siya. Sabi niya, nagkasala ako. So realization na meron siyang nagawang kasalanan, tama? Ipinagkanulo ko ang dugo ng taong walang kasalanan. Siya mismo, alam niya na si Jesus walang kasalanan. Pero dahil sa kanya ring desire, din sa pere, so, mahalaga sa kanya ang salapi, I believe. Kaya niya nabenta si Jesus. Iba yung nasa puso niya. Ang motibo niya ay iba. So sabi niya, anong pakialam namin? Sabi ng iba, anong pakialam namin sa inyo? Sa iyo, bahala ka sa buhay mo. Sagot nila. So may mga nagsabi sa kanya, inihagis ni Judas sa loob ng templo ang 30 pirasong pilak at pagkalis doon, anong sabi diyan? Siya ay nagbigti. Kini kayo, yung pagsisisi ni Judas, may kalungkutan ba siyang naramdaman? Nalungkot siya. Grabing lungkot. Sa kanya bang pagsisisi, may ginawa ba siyang hakbang para patunayan na siya nagsisisi? Anong ginawa niya? Ibinalik niya yung pinagbentahan. O, binenta niya. Binalik niya sa templo yung pera na binayad sa kanya. Nagpapakita na nagsisisi siya. Pero makita din natin dyan, yung pagsisisi niya, yung matinding pag-uusig na naranasan niya sa buhay, ay hindi naging maganda dahil nagresulta ito sa kanyang pagpapakamatay. And that is another kind of repentance na makamundong pagsisisi.
ang makamundong pagsisisi ay dadalhin ka nito sa pag-suicide or pagpapakamatay. Tingnan nyo, sabi dito, sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos, ganyan kayo, ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. So pag ang tunay, ang pagsisisi ay galing sa Diyos talaga, ang sabi diyan, nagbubunga ito ng pagsisisi at nagbabago ito tungo sa kaligtasan ng isang tao. Ngunit, sabi diyan, ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. So tignan nyo, may mga taong nagkasala, nahuli, halimbawa, gumagawa ng mali, nakuha, nahuli sa akto na may ginagawang mali, ang babae at lalaki. Hindi ba nagsisisi sila? Sorry po, patawarin nyo kami. Hindi na po namin uulitin. Pero dahil, kaya sila nag-sorry dahil nahuli sila. Itong pangalawa, inusig naman ng budhi kaya siya nagsisi. Pero nagresulta sa pagpapakamatay. This is the worldly repentance na sinasabi natin. At hindi po ito ang kalooban ng Diyos. Hindi po ito ang tamang pagsisisi. So, ang kalungkutan na naranasan ng isang tao pag siya ay nagsisisi, dapat ito ay hindi maglayo sa Diyos. At hindi dapat ito magtulak sa iyo para magpakamatay ka. Malinaw? Kasi pag ikaw ay nagpakamatay, impyerno ka. Sapagkat wala ho tayong karapatan nakitili ng ating buhay. Sa kaanumang paraan na gusto mong magpakamatay, maglaslas ng pulso, tumalon sa bangin, no? Anumang paraan mo, lahat po ng paraan natin na ang intention mo ay magpakamatay, yan ay hindi galing sa Diyos. Lahat ng yan ay galing sa Diablo. The devil comes to kill, to steal, and to destroy. Kaya po sa bumaba dito sa mundong ito. Kaya sa nasa mundo is to kill, to steal, and to destroy human beings. So ano ang tunay na pagsisisi? Ito po yun. Pagsisising, ang pagsisising mula sa Diyos. Ito yung totoong pagsisisi. Ano yung pagsisisi na ito? Sabi diyan, nangangahulugan ng pagtalikod sa kasalanan ng 180 degrees or taking a U-turn way mula sa kapangyarihan ni Satanas pabalik sa nagpapatawad at naglilinis ng kasalanan ang ating Panginoong Hesukristo. So pag ang tao talaga ay tunay na nagsisi, mula doon sa kanyang dinadaan ng kasalanan, yung way na to, bumalik siya sa Panginoon, pabalik sa Diyos. Yun ay tuloy-tuloy na pagbabago. So God, the true repentance ay meron pong proof kung totoong tayo po ay nagsisi na at yun po ay mararanasan ng isang tao. Ito'y makikita din sa buhay ng isang tao. Ang tunay na pagsisisi ay may kalungkutang dala. Tingnan niyo to, at kinikilala nito na ang pagkakasala ay laban sa Diyos. Ito ang tunay na pagsisisi. At ang makadiyos na kalungkutan, ito ay nagbubunga ng tunay na pagsisisi. At dadalhin ka papalapit ng papalapit sa Diyos para magbagong buhay. At ito'y magre-resulta sa kaligtasan. So, yung palang tunay na pagsisisi. Hindi ito magtutulak sa kamatayan, kundi ito'y magtutulak sa iyo para sa tuloy-tuloy na pagbabago ng buhay mo. Malinaw po ba? Again, let us read this verse. Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Hindi sa kamatayan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. So yan po yung napakalinaw na scripture para dyan. So now we will go to the continuation of this topic. Katulad po ng ating pinag-aralan
nung nakaraan na dapat ang kalungkutan na naramdaman ng tao matapos na makagawa ng kasalanan at magsisi ay dapat maglapit sa atin sa Panginoon. Sa simpleng salita po, ang pagsisisi at kapatawaran ay hindi pwedeng magkahiwalay. Dapat ito ay laging magkasama. Katulad po ng istorya ng alibughang anak. Sino po sa inyo nakakaalam ng istorya ng prodigal son? Nabasa niyo na ba yun sa Bible, yung story of the prodigal son? Yung isang anak na mayaman naman yung pamilya niya, yung tatay niya, pero habang buhay yung kanyang tatay, kinuha niya na lahat ng kanyang parte. Sabi niya, pa, di bang ibigay mo na lahat ng aking kaparte sa yaman ninyo? At pagkatapos niyang makuha lahat ito, siya ay lumayas ng bahay niya, ng kanilang lugar, at pumunta sa lugar na kung saan ay gusto niyang puntahan. Anong ginawa niya sa pera? Lahat ng yaman na binigay ng tatay niya ay nilustay niya dahil sa kanyang pleasure, dahil sa kanyang mga personal na kagustuhan. Doon pa lang makikita mo ang ugali ng batang ito. Kasi kapag ka buhay pa ang iyong tatay, tapos hihingin mo na yung kaparte mo, may problema tayo doon. Sa kanila, pag buhay pa ang iyong magulang, disrespect yon sa magulang, kukunin mo na yung, akin na yung kayamanan ko, yung party ko. Hindi po magandang tignan. At true enough, pinatunayan yung kanyang kagustuhan na yon, dinala siya nito sa lugar na kung saan ay hindi niya rin nagustuhan bandang huli. Bakit? Kasi matapos niyang maubos lahat, nilustay niya sa kanyang pleasure, sa pleasure yung kanyang kayamanan, yung pera na nakuha niya sa kanyang tatay, nangyari po na siya ay naghirap. Kung babasahin po natin yung istorya, I believe in Luke chapter 19, kung hindi po ako nagkakamali, kung noon po ito ay nilustay niya, dumating po sa punto na yung kanyang buhay ay parang sobrang ano na, sobrang lalim na, sobrang down na, sobrang napakahirap na ng kalagayan niya. Dumating siya sa kalagayan na ang kanyang kinakain sa kanyang pang-araw-araw ay yung kinakain na ng baboy. Can you imagine yung nangyari sa buhay ng anak na ito? Mula sa mayamang pamilya, pumunta, nilustay yung kanyang, sa kanyang pleasure yung lahat ng gusto niya, yung pera na meron siya, hanggang dumating sa pagkain na ng baboy kinakain niya. At doon po, na-realize niya yung kanyang pagkakamali. Ang isang magandang, ito po yung magandang larawan na gusto ko pong ipakita patungkol po dito sa pagsisisi. So nakita niya ang kanyang pagkakamali, bandang huli, tinalikuran niya ito at nagdesisyon siyang bumalik sa kanyang ama. Tinalikuran niya ang kanyang pagre-rebelde at makasalanang paraan ng pamumuhay. Pinatawad siya ng kanyang ama at tinanggap muli bilang anak. So yung na-realize niya rin, salamat naman at na-realize niya bandang huli na siya ay nagkasala sa kanyang tatay. Kaya nung naisip niya sa bahay ng tatay ko, maraming pagkain doon, bakit pa ako naandito? Bakit pa ako? Bakit dito ako nagpapakahirap ako dito? So when he comes to realization na mali yung nagawa niya, nag-decide siya na bumalik sa bahay ng kanyang ama. And look, nung bumalik siya sa bahay ng kanyang ama, sa tingin niyo, tinanggap ba siya? Hindi. Tinanggap siya. And this is the lesson here. Ito makikita nating katotohanan dito. That whenever yung isang tao na makasalanan, talamak sa kasalanan, talagang lugmok sa kasalanan, ay na-realize niya na siya'y makasalanan at bumalik sa kanyang ama, hindi po itinataboy ng Panginoon ang taong yan.
Nung umalis siya doon sa kanyang kalagayan, pinakamababang kalagayan, at bumalik sa kanyang ama, malayo pa nakita siya ng tatay niya, at siya ay tinakbo ng tatay niya pasalubong. At noong nakita niyang anak niya, niyakap niya ang kanyang anak. That's the Father's love. Ganun kamahal ng Diyos ang tao na nagbabalik loob sa kanya. After all ng kanyang kasalanang nagawa, na-realize niya na siya ay mali. This time, gusto niyang bumalik sa Panginoon, sa kanyang ama. Nakita po natin na yung pagmamahal ng Diyos o ng kanyang ama hindi po nagbago. Ganun din ho ang klase ng pagmamahal ng Diyos sa atin na kanyang nilikha. Kapag na-realize natin na tayo nagkasala, gusto nating bumalik sa Diyos, tatanggapin tayo ng Panginoon kahit gaano kakasama. Kahit ikaw pang pinakamasamang tao sa mundo, pag ikaw ay bumalik sa Diyos, nagsisi ka ng kasalanan mo, tatanggapin ka ng buong buo ng Panginoon. That's the Father's love. Kaya, ang tao magkakaroon ng pagbabago, hindi dahil sa kagustuhan niya, kundi na-realize niya ang Diyos, mapagmahal na Diyos. Ang Diyos, mapagpatawad na Diyos. Hindi sa nanunumbat kung nagkamali tayo. Gusto niya lang bumalik tayo at magsisi. And that's it. Everything will be okay. Ang ating Ama sa langit ay tapat sa pagpapatawad sa iyo kung ikaw ay lalapit sa Kanya at magsisisi sa iyong mga kasalanan. Tignan natin ang sinasabi ng gawa. 3:19-20. Sabi diyan, kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Makinig kayo. Na kanino ang desisyon para makabalik, makapagbalik loob sa Diyos? Nasa Panginoon ba? Nasa atin. Ang Diyos, andyan lang siya, naghihintay sa atin. Ang desisyon ay nasa atin. Sabi niyan, hinihintay kayo ng Diyos na magsisi at magbalik loob sa Kanya. Para ano? Upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Hindi lang isang kasalanan, mga kasalanan. So lahat ng kasalanan na meron ka ay posibleng mapatawad ng Diyos. At nang sa gayon ay sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas mula sa Panginoon. So, dito, pag natanggap mo yung pagpapatawad at pagmamahal ng Diyos sa iyo, mula doon sa kawalang sigla ng buhay mo, magkakaroon ka ngayon ng kalakasan at panibagong sigla, panibagong pag-asa, panibagong pananaw sa buhay. Why? Because this time, naranasan mong patawarin sa kasalanan mo. Parang ganito lang. Anong klaseng pagpapatawad ng ginawa ng Panginoon? Simple. Sino sa inyo ang nagsasangla ng ginto? Kung may ginto kayo, naranasan nyo magsangla, di ba? Pag nagsangla ka na yan, kailangan mong tubusin. Otherwise, pag hindi mo tinubos, pag yan ay narimata, hindi mo na makukuha yan. Tama? Tama ba? Pag hindi mo na sa nabayaran yung mga interest niya kada buwan, pinabayaan mo, I think, mga 7 months na hindi ka nagbayad, pwedeng marimata yung iyong sinangla. So parang tayo, nakasangla tayo sa demonyo. Pero tinubos tayo ng Panginoon. Mula sa pagkakasangla kay Satanas, si Jesus ay namatay para sa atin. At dahil doon, yun yung naging katubusan natin sa lahat ng ating mga kasalanan. So ngayon, dahil tinubos ka, hindi ka ba masaya? Dapat ikaw ang magbabayad. Pero merong nagbayad para sa'yo. Hindi pa masayang bagay yun. And that is what Jesus did for us. Supposed to be, tayo ang mapapako sa krus, tayo magbabayad ng kasalanan natin, pero hey, andito ang Panginoon
Si Jesus, mula sa langit ay nagkatawang tao at naging tao na buhay katulad natin. At siya ngayon, hanggang sa krus ng Kalbaryo, siya po yung nagbayad ng kasalanan natin. Namatay siya para sa ating lahat. Ibig sabihin, mula sa pagkakasangla, tinubos ka na ng Panginoong Jesus. Wala ka na ngayon sa kamay ng demonyo. You are now in the hands of God sapagkat tinubos ka ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Anong klaseng pagpapatawad ang ginawa ng Panginoon sa iyo? Sino sa inyong nakaranas ng mamantsahan yung damit ninyo? Yung puting damit na mantsahan, na dagtaan, halimbawa, dagtaan ng mangga, yung kasoy matindi yung ano nun, yung dagta. Alam yung prutas na kasoy? Pag yun ay piniga mo, yung dagtano, yung katas noon, pag nalagay sa damit mo yun, parang ano yun, hanggat tumutuloy yun doon, hindi mo matatanggal yun. Naranasan nyo bang maglaba ng may mantsa? Nahirapan ba kayo magtanggal ng mantsa sa damit? Mahirap tanggalin yun. Minsan kahit sunrox na, hindi pa matanggal yung mantsa eh. So, ganyan din ang nangyari sa atin, namantsahan ho tayo ng kasalanan. At ang magiging solusyon lang dyan para mawala yung mantsa ay tanggapin si Jesus sa buhay mo bilang Panginoon na tagapagligtas ng buhay mo. At yung kasalanan, yung mantsa ng kasalanan na meron tayo ay papawiing lahat ng Panginoon. Lilinisin ka ng Diyos ng buong, sa buong pagkatao mo, buong buhay mo, lilinisin ka ng Panginoon kung ikaw ay magsisisi ng iyong kasalanan. Anong sabi ng 1 John 1 verse 9? Sabi dito, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. So diba, napakasarap tanggapin ang sabi ng salita ng Diyos. Kung ipapahayag daw natin ang ating kasalanan, iku-confess, sasabihin natin sa Panginoon ang ating kasalanan, ang Diyos ay tapat, sabi niyan, na tayo ay patatawarin. Hindi ka lang patatawarin ng Diyos, kundi lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Sapagkat ang Diyos ay tapat at matuwid. So this is the will of the Lord. Pag tayo po'y humingi ng tawad sa Panginoon, ang Diyos, makinig kayo, ang Diyos ay nagpapatawad na Diyos. Hindi po siya katulad ng tao na pag nagpatawad, binabalikan pa din yung nakaraan. Pag ang Diyos nagpatawad, when God forgives, He forget. Kinakalimutan niya lahat ng nagawa mong kasalanan. Talaga, yung, kahit yung bata pa ako, kahit yung nakaraan ko, patatawarin ako, yes. When God forgive, He forgets. Kakalimutan niya lahat ng ginawa mo dahil humingi ka ng tawad sa Kanya. Yun ang mabuti sa Panginoon. Kaya kung ikaw ay hindi pa nakaranas ng kumpletong pagpapatawad ng Diyos sa buhay mo, makinig ka rito. Marahil ito yung panahon mo para lumapit sa Panginoon at humingi ng tawad. Magpakumbaba at humingi ng tawad sa lahat ng kasalanan mo. At tiyak, patatawarin ka ng Diyos sa mga ito. Hindi lang yon, lilinisin ka sa lahat ng kasalanan na nagawa mo. Yung past sins mo, lilinisin siya na parang bulak na sa puti na walang makikitang kasalanan na ngayon sa buhay mo. Is it because ginawa mo to? Is it because you are good? No. Hindi dahil sa magaling ka o mabuti kang tao, kundi dahil sa ginawa ni Kristo, ito yung maglilinis sa atin, hindi tayo. So, God is faithful and righteous God
Kaya hindi niya ho pwedeng pasabalian yan. When he said na ikaw ay patatawarin niya, 100% po yan na pwede nating maranasan ang pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Dahil ang salitang pagsisisi ay kakambal ng salitang pagpapatawad. So pag hindi ka humingi ng pagsisisi sa kasalanan mo, hindi ka rin papatawarin. Ganun lang po yun. Magkakambal po ito. Hindi ka mapapatawad kung hindi ka magsisisi ng kasalanan mo. Diba? Ikaw din naman ay inuutusan ng Panginoon, kani kayo, na magpatawad at tanggapin ang sino mang nagkasala laban sa inyo. So kung meron din namang nagkasala sa atin, dapat din tayo mag-release ng pagpapatawad. Kasi kung hindi tayo marunong magpatawad sa nagkasala sa atin, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Dalawa lang yan. You have to forgive also sa mga taong nagkasala sa iyo upang ikaw naman ay patawarin din ng Panginoon. Dahil kung totoong nagsisisi ka na bilang isang tao, dapat matuto ka ring magpatawad sa mga taong gumawa ng kasalanan laban sa iyo. Tanong, ilang beses ka dapat magpapatawad sa tao? Ilang beses dapat magpatawad sa mga nagkamali sa atin? Tignan natin yung sinasabi ng Biblia. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, "Panginoon, ilang beses ko pong patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba?" Sinagot siya ni Jesus. Sabi niya, "Hindi 7 beses. Hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Ano ibig sabihin ng 70 ulit na 7? 70 times 7. Ilan yun? 490. 70 times 7 is 490 times. Ilang araw yan? Sa isang araw. 490 times in a day, dapat daw tayong magpatawad. Sa akin po, simple lang ang aking conclusion dito sa sinabi ng Panginoon. Makinig kayo. Wala kang karapatan na hindi magpatawad. Sa tingin nyo ba yung pagpapatawad, yung pag sa araw-araw, mayroon bang tao na magkakamali sa iyo ng 3 hanggang 10 kasalanan sa iyo? Tingin nyo, meron? Siguro yung isa merong magkakamali o magkakasala laban sa iyo. Or masasaktan ka, or merong manlalait sa iyo. Pangalawa, meron uli, baka maulit ng pangalawa, pangatlo. Pero yung 490 times in a day, nagkasala sa iyo isang tao, imposible na ho yun. At dahil dyan, sinasabi ng Panginoon sa atin na kung may nagkasala sa atin, dapat tayong magpatawad. Wala tayong karapatan na hindi magpatawad sa mga taong nagkakasala sa atin. So kung ikaw ay hindi magpapatawad, ano mangyayari sa iyo? Madudungisan ka ng ugat ng samaan ng loob na maghahatid ng kaguluhan sa buhay mo. Kaya importante yung pagpapatawad natin din sa ibang tao. Si kung ikaw ay pinatawad ng Panginoon, dapat matuto tayo magpatawad or else magdudulot ito ng kaguluhan sa buhay mo. Yung bang gusto mo nang matulog, pero laging na sinisiksik ng demonyo sa utak mo, yung nakikita mo yung picture ng iyong kapitbahay, unang iyong kaaway, yung mukha niya, tsura niya, na parang gusto mo siyang puntahan at sabunutan, usampalin, usuntukin, utadyakan sa sobrang galit mo. Nagiging miserable ho ang buhay ng tao pag hindi marunong magpatawad ng tao. Kaya po, ang turo ng Panginoon, dapat matuto tayong magpatawad. How many times in a day? 490 times in a day. Simple lang, ang aking interpretation, we have no right not to forgive. Dapat tayo'y nagpapatawad palagi sa ating mga
taong nakasakit sa atin. Hebrews chapter 12 verse 15, sabi dito, pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasama ang iba. Paano nangyaring napapasama ang iba? Halimbawa, ako may sama ng loob kay Tantan. Yung bibig ko, minsan marites. Makukwento ko yung buhay niya. Alam mo ba yung tao na yan, yung si Tantan, o sino mang kapitbahay mo, kukwento mo sa iba, ganyan ang buhay niyan. Alam mo ba? Alam mo ba, ang dami niyang ganito. Alam mo ba, grabe yan talaga. So ano nangyayari? Pinapasama mo yung buhay ng ibang tao sa pagiging marites mo. Kinukwento mo yung buhay ng ibang tao, wala kang pakialam sa buhay ng tao na yan. Asikasuhin mo yung buhay mo, baka ikaw ay may problema. In fact, the more na tumuturo ka sa kanya, sa ibang tao, the more na mas maraming balik sa'yo. Di ba? Andun nakaturo yung tatlo dito sa'yo. Tumuturo ka pero sa totoo lang, ikaw naman talagang may problema, hindi yung tao. So sabi niyan, huwag kayo magtanim ng sama ng loob dahil dito'y napapasama ang iba. So possibly na mapasama ang ibang tao pag may sama ka ng loob, tama? Pag may sama ka ng loob sa isang kapitbahay mo, ikukwento mo sa ibang tao yan, sa kanino mang mapagkwentuhan mo kasi marites ka nga eh. Mabuti kung hindi ka marites. Ay, maraming tao ngayon, may dala-dala talaga eh, marites talaga eh. Pag napagkwentuhan yung buhay ng tao, masisira yung buhay ng tao. Masama sa iba. Siya maganda, pero yung ibang tao masama. So anong nangyayari dyan? Dito tayo tumatalikod. Sabi nyo, pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Nakuha nyo ba yon? Huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Hindi sa pag-ibig natin. Kasi wala naman talaga tayo eh. Ang pag-ibig natin, conditional. Mamahalin kita kasi mabait ka. Mamahalin kita kasi marami kang binibigay sa akin. Pero pag wala ka, hindi ka mabait, wala kang binibigay sa akin, bahala ka sa buhay mo, hindi kita mahal. Yan ang tao. God's love is different from human love. Ang pagmamahal ng tao, conditional. Pero ang pagmamahal ng Diyos, unconditional. Mamahalin ka ng Diyos kahit sino ka paman. Kahit ikaw ay talamak sa kasalanan, God will still love you. Hindi ka niya bibitawan ng Diyos. Kahit ikaw ay lumayo ng napakalayo, still ang pagmamahal ng Diyos na ino-offer sa iyo ay naandyan lang. Maghihintay lang siya ng panahon para bumalik ka sa Panginoon. At ikaw ay tatanggapin niya ng buong buo na kung sino ka. Hindi ka niya itatakwil. Ingatan po natin na huwag tayong tumalikod sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga pag-ibig na ng Diyos yan eh. Kasi pag sinabing pag-ibig ng Diyos, unconditional na yan eh. Wala na tayong masasabi pa sa Diyos. Pupunahin pa natin ng Diyos. Iki-criticize natin ng Diyos. Hindi na. Minahal na tayo ng Diyos ng buong buo. Nang walang reservation. He loves us. He loves you. Kung sino ka man, hindi siya namimili ng tao. Kaya nga sabi niya, huwag kayong magtatanim ng sama ng loob sa kapwa ninyo. Kung paano ko kayo minahal, this is it. Mahalin niyo rin ang inyong kapwa katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Makinig kayo, mahihirapan naman tayong magpatawad o magmahal ng kapwa. Una, kung hindi ho natin naranasan tayong mahalin at patawarin ng Diyos. Uulitin ko, mahirap magmahal ng tao, ng kapwa-tao, kung hindi mo naranasan personal ang patawarin at mahalin ng Panginoon sa buhay mo. At ang tunay na nakakapagpatawad at nakakapag-release ng forgiveness sa kanyang nagkakamali sa kanya ay mga taong naranasan ang pag-ibig at pagpapatawad ni Kristo sa kanilang buhay. Without this,
Hindi ako naniniwalang kaya mong magpatawad at magmahal ng tao. Laging nakasentro sa Panginoon. Laging galing sa Panginoon ang grasya para makapagpatawad tayo at makapagmahal tayo ng mga taong nagkakamali sa atin. Ang pagsisisi ay pagtalikod ng tuluyan. Balik tayo sa ating topic, no? Sa kasalanan at paglapit sa Diyos. Ito rin ay nangangahulugan ng pagtigil sa pagtitiwala sa mga mabubuti mong gawa at relihiyosong gawain. Ibig sabihin, hindi naman masamang gumawa ng mabuti. Hindi naman pinagbabawal ng Diyos. Pero ang paggawa kasi ng mabuti according to Ephesians 2:8-9 ay resulta ng iyong naranasang pagpapatawad at pagmamahal ng Diyos sa iyo. So hindi tayo makakapagbigay ng genuine na pagmamahal sa iba kung hindi natin genuinely naranasan ang pagmamahal ng Panginoon sa buhay natin. Ulitin ko ulit to. Ang pagsisisi ay nangangahulugan ng pagtigil sa pagtitiwala sa mga mabubuti nating gawa at sa ating mga relihiyosong gawain o religious duties o tradisyon. At ito ay at pagtitiwala kay Jesus lamang. So yun ang pagsisisi, yung tunay na pagtitiwala lamang sa ating Panginoon at hindi sa ating mabuting gawa. Dati kang naglalakbay sa maling landas. Tama ba? Yung landas natin dati ay papalayo sa Diyos. Ngunit, ngayon, tinatahak mo na ang tamang landas. Dati kang tumatakbo papalayo sa Diyos. Ngunit ngayon, ikaw ay namumuhay kasama ng Panginoon. Ang pagsisisi ang pasimula ng bagong buhay. So ito ang tunay na pagsisisi. Dapat ito ay merong pagbabagong buhay. Inaalis ka ng pagsisisi sa makasariling pamumuhay mo. So every time that you are repenting to God of your sins, inaalis ka ng pagsisisi mo na yan sa makasariling pamumuhay mo or yung ating self-righteousness sa ating pagiging makasarili. At inilalagay ka sa landas na puno ng layunin ng Diyos sa buhay mo. Ang paglapit sa Diyos ay nangangahulugan ng walang panghihinayang na pagsunod sa Kanya. So, noong ibigay mong buhay mo sa Panginoon, sinuko mo sa Diyos, nagsisi ka ng kasalanan mo, parang sinasabi mo, Panginoon, hindi ako nanghihinayang. Mawala man lahat sa aking buhay ngayon, hindi ako nagsisisi na ibinigay ko ang buhay ko sa iyo. Hindi ako nanghihinayang na ang buhay ko ay isinuko ko sa iyo. Yun ang tunay na pagsisisi. Kaya mga kapatid sa Panginoon, dapat maging malinaw sa atin to. Kasi pag hindi po natin, hindi malinaw sa atin ang bagay na ito, ito po ang isang ginagamit ng Diablo para tayo ay igupo ng igupo. Every time na tayo nagkakamali, parang sinasabi ng Diablo, yan, nagkamali ka na naman. Yan, nagkasala ka na naman. Hindi ka na makakaahon dyan. Dyan ka na, hindi ka na makakapaglingkod sa Diyos mo. Hindi ka na magiging mabuting tao kasi parati kang nagkakamali. Ngayon, humingi ka ng tawad. Kinabukasan, nagkamali ka na naman. Anong point dito? Makinig kayo. Kung ang Diablo makulit sa atin sa bagay na yan, dapat mas makulit tayo sa kanya. Yes, nagkasala ako pero humingi ako ng tawad sa Panginoon. O ano ngayon? Pinatawad na ako ng Panginoon. Ano ngayon? Tatawa siya. Kakamali ka na naman bukas. Makalawa. Hingi uli ng tawad, Lord, patawarin mo ako. As long na yung puso natin ay repentant sa Panginoon, patatawarin tayo ng Panginoon. Pero, wag naman dumating sa punto na abusuhin natin yung biyaya at pagpapatawad ng Diyos. Wag nating abusuhin yung kabaitan ng Diyos sa atin.
Alam din ng Panginoon kung kailan tayo papaluin or papaalalahanan, anak, mali na yung ginagawa mo. Wala ka na sa tamang daan. Balik ka uli sa akin. Huwag po nating hayaan na maabuso natin yung pagmamahal, yung pagpapatawad ng Panginoon sa atin. Although, pinatawad niya na tayo, alam natin yan, but do not abuse that love, that grace na mayroon ng Panginoon sa atin. So again, ano po ang mga klase ng pagsisisi na mayroon sa mundo? Una, nagsisi dahil nahuli. At yun ay alam na natin kasi obviously nakita kang nagkamali, nagnakaw ka o may ginagawa kang mali, nahuli ka, nagsisi ka. Pangalawang pagsisisi mayroon sa mundo, nagsisi dahil inusig ng budhi. Hindi nakayanan, nagbigti, nagpakamatay. Pangatlong pagsisisi ay ang pagsisising makadiyos o totoong pagsisisi. Ang tunay na pagsisisi ay ilalayo ka sa kasalanan at ibabalik ka sa magandang relasyon sa Panginoon na ito'y magdudulot ng kaligtasan sa buhay mo. Magdudulot ito ng kaayusan, magdudulot ito ng pagpapala sa buhay mo kasi nagsisi ka ng kasalanan mo. Hindi lang yon. Marahil may mga pamilya ka, may mga kapatid ka, may magulang ka na hindi pa naranasan na magsisi. Pwede ka ring maging instrumento ng Diyos para itong mga mahal mo sa buhay, ma-realize din nila at makita nila ang tunay na bunga ng pagsisisi. At yun ay ang pagbabagong buhay natin. From old past life, ngayon, meron tayong ibang pinofokusan ng ating buhay. Yung pong pag-attend ng ganitong gawain is one thing na makakatulong po sa atin para patunayan sa Panginoon na tunay na nagsisi tayo. Bakit? Kasi sa ganitong gawain, inuuna natin siya sa buhay natin. Sabi ng Bible in Matthew 6:33, "Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Unahin lang daw muna natin yung pagharian tayo ng Panginoon, pangunahan tayo ng Diyos, at ang lahat ng bagay ay idadagdag lang ng Panginoon. So yung needs natin ay hindi natin concern. Concern ng Panginoon yan. Ang ating concern na dapat gawin ay pangunahan tayo, pagharian tayo palagi ng Panginoon, at pag tayo pinagharian ng Diyos, lahat ng bagay, sabi ng Panginoon, na idadagdag lang ng Diyos sa ating buhay.